Una, sakit ng kalooban. Pangalawa, struggle sa isipan. Struggle sa katawan. Yung tatlo na yung pinaka-importanteng maranasan ng tao. Kasi yung sakit ng kalooban, yung magpapatibay ng dibdib mo. Yung hirap ng isip na naranasan mo, yun ang magpapatibay sa isipan mo. Tapos yung struggle ng katawan mo, yun ang magpapatibay sa katawan mo. Kasi pag matibay ang puso, matibay ang isip, matibay yung katawan, ultimate warrior ka. Isang bagay yung sigurado ko, pag matibay lahat ng meron sa'yo, walang kayang gumiba sa'yo. Yun ang sabihin ko. Ano may papayo mo sa mga basher? Social media. Basher, unang-una, may dahilan kung bakit nababash yung mga basher. Wala ka namang makikita ang basher that's doing better than you. Wala kang makikita ang gano'n. Wala kang makikita ang mga taong naghahatak pababa nang nasa ibabaw mo sila. Yung mga naghahatak pababa, mga nasa ilalim yan, ordinaryong taong bayan, struggling with their lives, hirap na hirap sa buhay. Ngayon, naghahanap sila ng someone na hahataki nila pababa to alleviate their pain. In pain yung mga tao na yan. Sigurado ako sa'yo, takina lahat ng tao na naghahatak pababa, nasa ilalim yan, hindi ka masisipa sa likod kung yung tao nasa harap mo. Masisipa ka lang sa likod pag yung tao nasa likod mo, hirap sa buhay, tapos tatadyakan ka mula sa likod mo. At hindi ka mahihila pababa kapag yung tao nasa ibabaw mo, dahil lahat ng nanghihila pababa, nasa ilalim mo yan. Yun ang sagot ko. Tungkol sa mga basher, simple ang konsepto. If you upgrade your life, hindi ka na magkakaroon ng oras na pakialaman ako dahil mas importante yung buhay mo kaysa sa akin. Yun ang sagot ko rin. Brother, paano mo nasasabing tanga ang isang Pilipino? Alam mo, hindi lahat ng Pilipino tanga. May mga tao, ang dahilan kung bakit sila tanga, kasi nagkulang ang gobyerno sa kanila. Nagkulang ang magulang nila sa kanila. Nagkulang yung mga tao sa paligid nila sa kanila. Ang dahilan lang naman ng katangahan, kasi sila mismo hindi nag-aaral. At oo, nagkulang ang kahit na sino sa kanila, pero ang bottom line, simple. Kung nagkulang sa'yo kahit sino, ba't hindi ikaw na lang ang magpuno ng sarili mo? Ba't hindi ikaw na lang ang mag-aral sa sarili mo? At hindi naman na ibig sabihin nung kailangan mag-aral ka sa mga institusyon . Pwede ka naman mag-aral sa mga kapwa-tao mo . Magtanong ka sa mga kapwa-tao mo, manood ka sa paligid, tignan mo ginagawa ng mga tao. Sa mga pagkakamali ng mga kapwa-tao mo, hindi mo na kailangan pagdaanan yung parehas na pagkakamali na pinagdaanan nila. At sa mga bagay na tama na ginawa ng kapwa-tao mo, pwede mo nang gayahin lahat ng tamang ginawa nila. Tapos you can cut short on all the things that you have to learn in life. Hindi mo kailangang maging tanga. Ito pa, we have the power of the internet ngayon. At ang ibig sabihin nun, kahit anong gusto mong matutunan, pwede mo nang malaman yung general matters tungkol doon sa bagay na eksaktong gusto mong matutunan sa isang pindot lang ng daliri mo gamit yung mismong cellphone mo. Hindi kailangan maging tanga. Sa panahon ngayon, kung hindi mo alam kung paano pa rin mag-research, doon ka na lang magiging tanga pag tinanggap mong maging tanga ka. Yun ang sagot ko. Bakit meron mga nakakatanda na sobrang galing or sobrang stricto sa pagdidisiplina ng mga ibang kabataan, ngunit sarili nilang anak din nila madisiplinahan? Because of lack of respect. Kasi hindi sila makapagturo, hindi sila nakapagturo sa anak nila na respetuhin sila ng sarili nilang anak. That's one. Two, hindi nila naturuan yung sarili nilang anak kung paano mahalin sila. Kasi most probably, sa sobrang pagkastrikto nila sa mga anak nila, na ang unang-unang gusto nilang ituro, disiplina, hindi na nila naturuan yung mga anak nila kung paano magmahal. And even worse, sila rin mismo, hindi nila mahal yung sarili nila. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. Ang bottom line, simple. Kung ano yung nakakapanagana, yun din yung natututunan ng anak nila galing sa mga magulang nila. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, hindi nahuhulog ng masyadong malayo sa puno. Paano mapipigilan yung teka-teka? Ang tawag dyan, manyana habit . Sa Tagalog. Manyana habit. Teka-teka, bukas-bukas. Diba? If you focus on your goal, na lahat ng energy mo nakafocus dun sa mismong dahilan kung bakit ka nabubuhay, magmamadali ka. Bakit? Kasi maikli lang ang buhay. And if you consider na tangina maikli lang ang buhay, we only get 60 years to live.
At yung iba, oo, puta, baka umaabot ng 70, 80. Swerte ka na nun kung umaabot ka ng 60. Pero tangin na, iba sa atin, puta, 30 pa lang, nangingisayin eh. Ang bottom line, simple, makakaalis ka sa procrastination as soon as maisip mong mamamatay ka. As soon as maisip mong mamamatay ka. And you have to work on it. You have to make whatever time that you have right now yung bagay na magmamatter sa'yo on the afterlife. If you make this life count, itong saglit na buhay mo ang magsasabi kung magiging sino ka sa kapila. And as soon as ma-realize mo na saglit lang ang buhay, as soon as ma-realize mo na mamamatay ka, as soon as ma-realize mo na pagkamatay mo, puta, game over na. Tsaka mo marirealize at tangina, hindi dapat masayang yung oras sa pateka-teka, sa pabukas-bukas, sa procrastination. Ngayon ang sagot ko. How can I improve my financial literacy? By researching what works for you and what does not work for you. Kailangan kilala mo sarili mo. At ang hindi ang ibig ko sabihin research, eh magre-research ka online. Ang ibig ko sabihin, isasabay mo yung research online sa pagre-research mo sa sarili mo. Kilalanin mo sarili mo. It's called self-awareness sa English. You have to know yourself. Dapat kilala mo yung sarili mo. You know what makes you tick and you know what does not make you tick. Kung ano yung mga gumagana sa'yo, yun ang gawin mo. Kung ano yung hindi gumagana sa'yo, huwag mong ulit-ulitin yung parehas na mistake na ginagawa mo dati. Kasi ang problema sa mga tao in general, kaya nagkakaproblema sa finances, kasi yung mga bagay na hindi gumagana dati, because cycles driven ng mga tao, inuulit-ulit nila yung mga bagay na hindi gumagana. Ano yung hindi gumagana? Sobrang common yan na tayo na hindi gumagana, yung susweldo ka, uubusin mo. Susweldo ka, uubusin mo. Susweldo ka, uubusin mo. Susweldo ka, uubusin mo. Tapos uutang ka, tapos uubusin mo yung inutang mo. Tapos sana umabot agad susunod na payout. Alam mo nang hindi gumagana yun eh. Inuulit-ulit mo pa. Ano pinakamagandang gawin? Kung halimbawa, mababa ang kinikita mo, magtrabaho ka sa Metro Manila, 570 ka isang araw, yun ang minimum. Punta ka na Metro Manila, kikita ka na medyo maganda-ganda kahit papano sa simula lang muna. Tapos kung ano yung gusto mong banatan, marami kang sobrang oras, 8 oras para magtrabaho, tapos marami kang sobrang oras para gawin mo kung ano man yung mga bagay na gusto mong gawin, na yung hobby mo, pwede mong pagkakitaan. Tapos pag doble na o triple na yung kinikita mo dun sa hobby mo, na talagang gustong-gusto mo talaga yung hobby na yun, na hindi ka masusuya, na hindi ka mapapagod, pwede ka na ngayon mag-sweet escape mula dun sa kung ano man yung trabaho mo na shit, na hindi mo gusto yung trabaho mo, papunta dun sa hobby mo na kumikita ka na mas maganda. It doesn't necessarily have to follow na automatic business kagad yan. Kasi pwede namang ano yan eh. Pwede namang side hustle lang yan eh. Pwede rin namang freelancing yan. Pwede rin namang investment yan. Pwedeng kahit ano yan eh. It doesn't necessarily have to follow na business kagad yan. Pwedeng hobby lang yan, tapos pinagkakakitaan mo yung hobby mo. Pag malaki na yung kinikita mo rin sa hobby mo, pwede ka na mag-sweet escape dun sa kung ano man yung problema mo ito. Dun mo maaayos ang finances mo. Hindi mo maaayos yung finances mo dun sa kung ano man yung trabaho mo ngayon na hindi mo gusto, na mababa din yung sweldo, tapos inuubos mo yung pera, tapos uutang ka, tapos babayaran mo, tapos uutang ka na naman, tapos babayaran mo. Hindi maaayos ang finances mo sa paulit-ulit na bagay na ginawa mo dati. Kung ano yung mga bagay na ginawa mo dati, do away with all the things that you've done in the past, tapos gawa ka ng bago ngayon. Hindi gumana, gawa ka ulit ng bago. Hindi gumana, gawa ka ulit ng bago. Puta, siguro naman sa pansampung beses na kagagawa mo ng bago, yung takina, pag hindi pa naman umubra yun, malalaman mo naman na siguro hindi gumagana yung ginagawa mo, diba? You have to be self-aware first. Yun muna ang umpisa. Tapos pwede ka na mag-research kung ano man na pwede mong gawin online. Yun ang sagot ko, Romrado. Anong may papalo mo sa mga mahihiyaing tao? Alam mo, yung hiya, may pinagagamitan yan. Alam mo, technically, if you put it into consideration, partially ang hiya, emotion yan eh. Emotion yan. Kanya-kanyang emotion, kanya-kanya ng gamit. Pagka panahon para tigasan mo mukha mo, dapat tinitigasan mo mukha mo. Pag panahon para magalit, dapat nagagalit ka. Pag panahon para mahiya, dapat nahihiya ka. Ang problema sa mga taong mahihiyain, maling emosyon ang ginagamit sa maling pagkakataon, kaya tinawag na mahihiyain. Kasi sa mas madalas na pagkakataon, ang ginagamit niya ang emosyon ng hiya. Ayun, paano matatanggal ang hiya? Dumikit ka sa mga taong makakapalang muka. Ganun lang naman yun eh, diba? Ang hindi ibig sabihin, yung mga taong makakapalang muka sa paggawa ng kagaguhan, hindi ganun. Ang ibig sabihin, yung mga taong makakapalang muka na ginagamit nila yung kapal ng muka nila sa mga bagay na kapakipakinabang. Sa mga bagay na pakikinabangan, hindi lang ng sarili nila, kundi ng mga taong nakapaligid sa kanila. Bakit? Kasi ang tawag dun sa English, confidence. Dumikit ka sa mga taong mataas ang confidence, nakakahawa yan. At yan yung mga bagay na gusto mong mahawa, hindi parte niyan yung COVID.
Yun ang sagot ko nun. Tungkol sa usaping pera, ano ba talaga ibig sabihin ng mayaman? Pera. Ah, putang ina, maganda yan. Tungkol sa usaping pera, ano ba ibig sabihin ng salitang mayaman? Eto ta. I want everyone to be aware of this. This is my personal standard of being rich. Pagdating sa pera, asan ba talaga yung boundary? Na op, tayo na. Da. Etong guhit na to, bago ako pumasok dito sa guhit na to, bago ko tawirin tong guhit na to, etong guhit na to, gitna ito. Ito yung atawag sakto lang. Ba? Although wala naman sakto lang, pero ito yung sakto lang. Ba? Na pagka nandito ako sa likod, op, mahirap ako. Pero pag tumawid na ako dito, mayaman ako. Asan yung boundary na yun? Again, testing natin. Sino makakasagot? Anong dapat meron ka para masabi mong mayaman ka na? Pera. Para mayaman ka na. Anong masasabi mong meron ka para masabi mong mayaman ka na? Poche tsaka mansion. Anong masasabi mong bagay na dapat meron ka para para masabi mong mayaman ka na? Kailangan ng pera, peace of mind. Okay, good. Ngayon, tanong. Sabi mo, pera. Yung mahirap ba, walang pera? Meron din. Ano ngayon ang pinagkaiba ngayon ng mahirap at mayaman? May pera naman parehas. Ngayon, mansion, di ba? Habos, kotse, di ba? Eh, hindi ba ang mga jeep considered kotse rin naman yan? At ang mga may-ari niyan, tricycle, jeep, pedicab, sasakyan din yan eh, if you put it into consideration. Ang mga mahirap, meron din naman nun eh, di ba? Mansion, baka hindi mo alam kung gaano kararaming bahay ang meron sa mga personal na individual sa squatters area. Pag pinagsama-sama mo yun, takin na mapapalaki mo yan. Diba? Ngayon, ano pinagkaiba na ngayon ng mahirap sa mayaman? Wala na, mahirap ano? Tapos, peace of mind? Pero takin na may peace of mind, di naman yung mga mahirap ah. Baka hindi mo alam kung gaano kasarap ang peace of mind ng mahirap. Pagkatapos mong magtrabaho, wala ka nang isipin. Bumiyahe ka buong maghapon, pagod ka. Pag uwi mo ng bahay, may magmamasahe pa sa'yo. Diba? O ngayon, ano lang ngayon ang pinagkaiba ng mahirap sa mayaman? Mahirap na, no? Ngayon, pag-usapan natin yan. I want everyone to be aware of this. Gusto kong marinig ito ng lahat ng Pilipino. Na ang boundary ko, personal, ng mahirap at saka mayaman, pagdating sa pera, nasa spending habits. Spending habits. Pag yung kinikita mo mas malaki kesa sa ginagastos mo, nakatawid ka na, mayaman ka na. Hindi na mahalaga kung magkano laman ng bangko mo, hindi na mahalaga kung gaano karaming pera ang meron ka. Bakit? Kasi kahit ordinaryong taong bayan ka, pag yung kinikita mo mas malaki kesa sa ginagastos mo, bilang ka na lang ng panahon, dadami na rin yan, mayaman ka na. Pero kahit gano'ng karami ang pera mo sa banko, kahit gano'ng karami ang properties mo, pag yung ginagastos mo mas malaki kesa sa kinikita mo, mahirap ka. Mahirap ka. So hindi na mahalaga kung ano pang property ang meron ka, hindi na mahalaga kung ano pang laki ng bank account ang meron ka, pag mas malaki yung ginagastos mo kesa sa kinikita mo, mahirap ka pa rin. Bakit? Kasi bibilang ka ng panahon, babalanse na yan. Tapos mas malaki na ngayon yung ginagastos mo kesa sa kinikita mo. Pansinin mo, lipas lang ng ilang panahon, mauubos lahat ng meron ka. Spending habits. Yan ang pinagkaiba ng mahirap at saka mayaman. Ang mayaman, hindi na mahalaga kahit wala kang sariling bahay, kahit wala kang sariling kotse, kahit wala kang milyones sa banko. Pag yung kinikita mo mas malaki kesa sa ginagastos mo, you can consider yourself rich. Yun ang sagot ko. Mas maganda bang magpanggap na mayaman or mas magandang tanggapin mo ang realidad na kung anong meron ka? Huwag kang delusional. Yun ang sagot ko. Huwag kang delusional. Bakit? Ang mga mahihirap, nananatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman. Ganda ng iPhone mo. Kano laman ang bangko mo? Takina, naka-travel-travel ka pa, hashtag feeling blessed, naka-Starbucks ka pa, tapos yung pera inutang mo lang, binalasubas mo, ayaw mong bayaran, binablock mo na lang yung mga tao. Ang dami na lumubog dyan. Ang basic principle, simple. Yung mga mahihirap, nananatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman. Pero yung mga mayayaman, kahit habang buhay, kaya nilang magpanggap na mahirap. Tama? Tama? Pinakamagandang halimbawa, gagamitin ko halimbawa sa sarili ko. Importanteng tao ba ako? Hindi.
mayaman ako? Minsan. Minsan mahirap ako. Bakit? Kasi minsan mas malaki yung kinikita ko kaysa sa ginagastos ko, pero minsan mas malaki yung ginagastos ko kaysa sa kinikita ko. Nangyayari yan every now and then eh. Hindi lahat ng panahon puro kapataas. Nalulugi din ako, bumabagsak din ako, pero umaangat din naman ako. Pero I make sure that I keep myself afloat. Hindi lahat ng pagkakataon mas malaki yung ginagastos ko kaysa sa kinikita ko. At mas madalas na pagkakataon mas malaki yung kinikita ko kaysa sa ginagastos ko. Nga lang, shit happens eh, di ba? Lahat naman tayo dumaan sa pandemya eh. Lahat naman tayo dumaan sa kung ano man yung crisis na nangyari sa buhay mo, na yung tatay nyo sa pamilya namatay, yun ang may malaking kinikita sa pamilya mo. Ikaw, kumikita ka rin ng okay, pero yung spending habits nyo, kailangan nyong i-adjust ngayon kasi may pinakamalaking kinikita sa pamilya nyo, patay na. Nangyayari yan every now and then. Lahat ng tao bumabagsak, lahat ng tao umaangat, lahat ng tao nalulugi, lahat ng tao kumikita. Pero ang bottom line, simple. Pag nagpapanggap kang mayaman, yan ang pinakamadaling paraan para manatili kang mahirap habang buhay. Yun ang sagot ko. Bakit pinipili ng matatalino na manahimik at tahiyang mga tanga ang manguna? Kasi madalas na pagkakataon, when you have achieved whatever it is that you want in life, you no longer care about other people. Materialistic majority ng mga tao, lalong-lalo na yung iba, hindi lahat, pero yung ibang matatalino. Dahil nakuha mo na yung kotse mo, nakuha mo na yung bahay mo, alam mo, I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo, mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na binabastos yung mga magulang nila. Nahahayaan mo yung magulang mo na kumakatok sa labas ng pinto habang umuulan, tapos pinagtatawanan mo yung nanay mo na nasa labas, tapos pinapakita mo pa sa social media. Hindi ko na matiis eh. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. Pero ang problema, wala kasing masyadong matatalinong taong nagsasalita, kasi yung mga matatalinong tao komportable na sa buhay nila. And I want to appeal to intelligent individuals. If you think that you're smarter than me, then you need to speak up. Bakit? Kasi ang nakakapamarali yung mga bobo, yung ilog na mababaw, maingay, yung ilog na malalim, tahimik. And it's about time na mabaliktad na yan. I'm appealing to all individuals na mas matalino kaysa sa akin. Dapat kayo yung nakaupo rito, dapat kayo yung nagsasalita. Yun ang sagot ko ron.